Magandang hapon mga kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang special coverage ng DWPM para nga po sa tinututukan nating bagyong Christine na lumakas pa. At isa na nga po itong tropical storm. At ayon din po sa PAGASA na kanina po mga bandang alas 11 ng umaga, kahapon po ang sentro ni Christine ay nasa layong 335 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay ang lakas po ng hangin na abot sa 65 kilometers bawat oras at pagbugso na umaabot po sa 80 kilometers bawat oras. Magandang hapon po. Ito po ang inyong Chang Ami. Hanggang alas 4 po tayo para sa ating special coverage. Tutok lamang po kayo sa Radyo 630, DWPM at sa Teleradyo. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa iba't ibang cable providers po sa inyong lugar. At sa radyo din po, 630 kHz. At sa oras po na ito, alamin po muna natin ang sitwasyon sa Batanes. Makakausap po natin ang MDRRMO ng Batanes, PDRRMO. Nasa linya po natin si Sir Rondan Esdicul. Sir Rondan, magandang hapon po. Si Chang Ami po ito. Yes, magandang hapon po, Chang Ami, at sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay, magandang hapon po. Kamusta po kayo dyan sa Batanes, sir? Sa ngayon po ay nakakaroon kami ng pabugsog-bugsong hangin at light rains. Yun, pero paano naman dahil bagyo. Ayun, medyo napuputo lang po. Pakiulit lamang po yung sinabi nyo, Sir Rondan. Yes po. Sa ngayon po ay nakakaranas kami ng pabugsog-bugsong hangin at light to moderate rains na nararanasan dito sa probinsya. Sa ngayon po ba ay nasa signal number 1 pa rin po ba kayo o itinaas na po sa signal number 2? Naiwan po kaming signal number 1 mula kagabi hanggang ngayon. So lahat po ng mga eskwelahan ay wala pong pasok sa ngayon dito. Okay po. Kamusta naman po? Opo, kamusta naman po yung mga kababayan natin dyan? May mga nag-evacuate po ba? Yes po, sa ngayon po ay meron po tayong naitalang dalawang pamilyang naka-evacuate sa Provincial Evacuation Center. Bagamat kami ay ongoing pang rehabilitation after ng bagyong Hulyan, ay medyo nakakasiguro na sila sa iba sa bahay nila, kaya hindi na po bumalik sa evacuation center yung maraming ating kababayan dito. Nakapag-ikot-ikot na rin po ba kayo dyan sa lugar ninyo na check po yung ilang mga kababayan natin, yung mga bahay po nila lalo na? Yes po. Kanina umaga ay meron pa kami mga nirespondihan na humihingi ng tulong na dagdag na pagtatali o pagsasayos ng tali sa bubong. At ongoing naman po yun, at kanina umaga narespondihan naman po namin. So far, sa ngayon ay umiikot pa yung mga kasama namin para mag-check po sa ibang munisipyo kung ano na po ang kalagayan. Pero as of now, wala pa rin po tayong reported na untoward incident. Apo, wala naman pong reported na any casualties po. Buti naman. Sa ngayon po, wala po. Buti naman po at wala naman po. Meron pa po ba kayong mga pangangailangan dyan na pwede po natin siguro ibanggitin para makapanawagan po tayo sa ating pong government? Sa ngayon po siguro ay dahil nabanggit na rin namin dun sa naunang pahayag na ating mahal na gobernador na si Governor Marilu Caico, nabanggit na rin po doon yung pangangailangan na dagdag na tulong para sa mga pang-repair ng mga nasirang bahay at mga ibang infrastruktura. At kasalukuyan po ay natugunan naman po ng ating national government, particular po ang OCD. Opo. At inaantay na po namin na makarating dito, including yun pong dagdag na pagkain tulad ng family food packs at bigas ay halos nakarating na dito, pero yung iba ay nantay pa po natin. Sa ngayon po ba, meron na po ba tayong bilang kung ilan po yung nasa mga evacuation centers po natin or talagang karamihan po ay nasa bahay and very safe? Yes po, karamihan ay nasa bahay. Ang bilang na nandito sa ating evacuation center ay we have 2 families. Okay po. 2 individuals, ganun po. Kumbaga ay nag-iisa lang sila kaya po nagpa-secure na rin sila sa amin dito sa
evacuation center. Mm-hmm. Eh, yung pong huling bagyong dumaan, eh, naapektuhan din po kayo dyan sa Batanes, hindi po ba? Ay, yes po. Sobra ho ang damages na iniwan ng bagyong hulyan. Halos pinadapa kami dito dahil lahat ng kabuhayan ay nasira, pati mga infrastruktura natin may mga nasira. Binaha pa kami, flash floods, ganun po. So, ngayon pa lang ho ay parang nagre-recover pa lang ho kami. Pabangon pa lang po. Opo, opo. Yes po. Opo. Eh, kamusta po? Eh, syempre, dahil ito naman, meron na namang bagyong Christine. Eh, parang hindi pa ho nga nakakabangon. Eh, syempre, yung mga pagkukunan po ng mga pwedeng pagkakitaan ng mga kababayan natin dyan, eh, napakahirap din po. Yes po. Lalo na ho yung mga pananim namin ay siya po nga talagang totally sinira ng husto. So kami ay nag-uumpisa uli magtanim kahit gulay man lang kung ano meron sa amin dito dahil lahat po nasira, lahat yung mga namumunga na namin mga gulay at mga ibang root crops or halaman. Mm-hmm. At saka bago po nangyari ang lahat ng ito, eh, syempre ang Batanes din po ay parte na rin dun sa mga pinupuntahan po na lugar na pang bakasyon, pang relax, hindi po ba? Yes po. Actually po nga, marami kaming mga na-stranded dito nung bagyong hulyan na... Opo, opo. Turista. Nabalitaan po namin yun. So ngayon naman po, wala ngayon po tayong mga na-stranded na turista dyan ngayon po? Wala po kayong naiulat? So far, yung mga na-stranded dahil nakansala na po ang kanilang flight, meron pong bilang dito na 121 na mga nakansalahan ang flight. Na nandito na sa Batanes. So hopefully, looking forward kami na makabalik sila once na nag-resume po ang flights. Pero malamang baka sa Sabado pa yan, sa Sabado or Linggo. Sa ngayon po ba, Sir Rondan, pagka sumilip kayo sa bintana, eh kamusta? Maulap po ba? Madilim? Malakas ang ulan o hangin? Sa mga oras na ito po? Sa ngayon, yeah, sa mga oras na ito ay maulap po siya at may mga manakanakang ulan dahil sa mapabugso-bugsong hangin na siyang doon. Kaya medyo mahina lang konti sa ngayon ng ulan. Pero minsan na moderate to heavy pagka bigla-bigla dahil malakas ang hangin. Oh, siguro ito po ang pagkakataon na baka ho meron pa ho kayong gustong sabihin sa inyo pong mga kalugar dyan sa Batanes. Eh, ibibigay ko na po sa inyo yung oportunidad na kayo po ay makapanawagan. Yes, maraming salamat po. Unang-una siguro, ang pabayanan po natin ng mga dagdag na or mga information natin tungkol sa sitwasyon ng bagyo. Huwag po tayo magpakampante kahit sabihin natin malayo ang bagyo. At alalahanin natin na tayo ay binagyo na kamakailan lang. So mag-ingat po tayo at lagi magdasal para at least makatulong tayo na lumayo pa lalo ang bagyo sa atin at maging safe tayo dito sa Batanes. At maraming salamat po. Magandang hapon. Magandang hapon din po, Sir Rondan. At mag-ingat po kayo, ha. At kung meron man po kayong mga pangailangan dyan or nais po na i-anunsyo, bukas po ang aming himpilan. Pwede po kayong tumawag anytime, sir, ha, para makapagbigay po kayo ng po, update. Sige po. Mag-ingat po kayo. God bless you po. Yan po si Sir Rondan S. Dicole ng MDRRMO sa Batanes po. Dahil sila pa rin po ay naka-signal number 1. Kasama rin po dyan sa signal number 1 ngayon ay ito po ay as of anong oras ba itong binigay ninyo sa akin? 11 a.m. Okay. So ang mga kasama po sa signal number 1 ay ang Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, including Lubang Islands, ganun din po sa Oriental Mindoro, sa Marinduque, Romblon, sa Calamian Islands, ganun din po sa the rest of Sorsogon, at sa Masbate, including Tikaw and Burias Islands, sa Aklan, Capiz, Antique, including Caluya Islands, Iloilo, at Guimaras. Ito po ang bulletin mula po sa PAGASA dahil po signal ito as of 2 p.m. po. Yung binasa ko po kanina ay 11 a.m. So ngayon pong kanina pong mga bandang 2 p.m. ay naglabas ulit ng update ang PAGASA. Ang kabilang naman po sa signal number 2 ay Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, ganun din po sa Benguet, sa Cagayan, including Babuyan Islands, sa Isabela po, sa Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora,
sa Nueva Ecija, ganun din po sa Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan. Tayo po dito sa Metro Manila ay signal number 2 na. Ganun din po sa Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, including Polillo Islands, sa Camarines Norte po, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, and the northern northeastern portion of Sorsogon. So ang susunod pong update na makukuha natin from Pag-asa ay mamaya pong alas 5, so abangan po natin yan. Samantala, makakausap naman po natin mula sa Pasig. Alamin natin ang sitwasyon doon ngayon. Kuha muna tayo ng update. Eto po, mula sa Pasig. Calling pa lang po. So doon po sa mga kapamilya po natin, nasa linya na po ng telepono, si Mr. Brian Wong, ang DRRMO Chief ng Pasig City. Sir, magandang hapon po. Si Chang Ami po ito sa DWPM, Radyo 630 po. Magandang hapon, sir. Kamusta po kayo dyan sa Pasig? Magandang hapon po, Ma'am Ami. Opo. Kamusta po? Nagsagawa daw po kayo ng preventive evacuation po sa Pasig. Saan po banda sa Pasig? Ang ginawa po natin sa Pasig is pinagandaan po natin yung evacuation. So, lahat po na yung barangay po ay in-inform po to prepare their evacuation centers. Plus, nagbigay po tayo ng modular tents sa mga barangay po natin. So, ito po yung paghahanda natin. And yung preemptive evacuation po is an option for the constituents na pag they feel na hindi po safe dun sa area na pinakatayuan po nila. Pero right now po, wala pa po tayong reported na evacuee sa ating mga evacuation center, pero naka-ready po ang ating mga barangay at ang CSWD for camp management. Oh. Sir Brian, kasi syempre pag sinabi nilang Pasig City, no, laging nasa isip lang ng mga tao, Ortigas, dyan po sa may bandang Julio Vargas, pero meron pa hong mas malayong lugar ng mga Pasig na naapektuhan din po ng bagyo at ng baha. Anong lugar po yung madalas po bang bahain sa Pasig po? Like Typhoon Karina and Enteng po yung recently na bagyo po natin. Santolan, mm-hmm. Santa Lucia, May Bunga, Rosario, yung mga certain barangays po, pero pockets po siya. So, yung Ortigas Avenue Extension, hindi ba sir? Po. Yung mahabang yan. Yung Ortigas Avenue Extension. Pababa na papuntang Kainta. May portion mga binabaha po doon. Pero hindi naman siya totally affected. Normally sa floodway po. Yes, oo. Nung ako'y bata-bata kasi. Oo, natira po ako dyan, Sir Bryant, nung ako'y bata-bata. Actually, mga magulang ko, nandyan pa rin po sila sa Pasig. Pero nandito po sila sa Barangay Urambo. So medyo mataas po ng konti yung lugar na yun. So yung pong sa baba noon, yan dyan sa may Sire Mundo. Kamusta po dyan? Nagbabaha pa rin po ba dyan? Right now, wala naman po. Pero since may dredging, may drainage cleanup naman pong regular nilang ginagawa, nabawasan na rin po naman. That's normally, good, sir. Ang pagbaha po naman natin is dahil dun sa lakas ng ulan na binabagsak ng ganitong weather system po. So normally nagsasubside din po kagad yun. Except for like De La Paz na minsan tumatagal po yung tubig. So halos yun na lang po yung area namin na tumatagal yung tubig. Barangay De La Paz na isang portion lang din po. Apo. Wala naman po tayong nakuha pang mga reports ng mga casualties po. Wala naman po, sir, sana. Wala po. At directly naka-monitor naman po ngayon si Mayor Vicod, si Kong Roman, nandito po ngayon at si Vice Dodot po. Dito po sa command post po natin, dito sa Red Training Center, naka-monitor po sila, as in, on-site po sila. Iikot din po sila sa mga areas po na evacuation. Kung sakali po meron pong mga taga-Pasig na may mga pangangailangan po, may hotline po ba na pwede silang tawagan, sir? Yes po, 8643-0000. Okay, so po. 8643-0000 po. Ayan po. Yung ating hotline. Yes po, sir. Maraming salamat. Siguro bibigay ko na rin po itong pagkakataon sa inyo. Baka may panawagan po kayo sa inyo pong mga kababayan dyan sa Pasig. Like pinost po natin sa PIO page po natin na kapag nagpatawag po ang ating barangay ng evacuation, ay sumunod po tayo sa evacuation. Yes. Dahil po normally ang nangyari po sa amin ay kahit na nagpatawag po ang barangay ng evacuation at tinulungan po ng city, ay may kadalasan po ay ayaw po mag-evacuate. So siguro dahil sa mga naranasan nating mga sakuna, high time na rin po pag sinabi po ng barangay na this part will evacuate,
or atong portion ay mag-evacuate na po. Sumunod po tayo. At syempre, wag po natin kalimutan na dalhin po ang ating emergency go bags na pinamigay po ng ating city government last February, March sa lahat ng Pasigueños. Per family po kasi nagkaroon po ng emergency go bag. Ayun, o yan ha, paalala po sa ating mga kababayan. Eh alam po natin na may iba, di ba? Sir Brian, sinasabi, naku, sanay na kami sa bagyo. Okay lang yan, kaya namin yan. Pero po, ang gobyerno po natin ang nakakaalam talaga. Kaya sumunod po tayo. Maganda po yung paalala ninyo, Sir Brian. Salamat po. At ang aming pong himpilan ay bukas po ha. Pwede po kayong tumawag anytime kung meron po kayong gustong ipa-announce. Pwedeng-pwede po kayong tumawag, Sir Brian. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am. Oo, mag-ingat po kayo dyan sa mga taga-Pasig. Oras po natin, 3:22. At tayo po ay nasa special coverage pa rin ang ating hagupit ng bagyong Christine. Dyan lamang po kayo at magbabalik po ang ating pong special coverage. Dyan lamang kayo. Kayo po ay nakatutok sa special coverage ng DWPM sa hagupit nga po ng bagyong Christine. Eh medyo time out lang muna tayo, break lang sandali dahil nako nais ko lamang pong magpasalamat pala sa lahat po ng mga nanood kanina ng It's Showtime, sa magpasikat po ng Team Vida. At salamat po sa lahat ng mga nagdasal para po sa amin, lalo na sa akin, sa inyong tiyahin na may edad na. Sabi nga ni FMG, grabe si FMG, sabi niya magkaedad kami. Hindi kami magkaedad, ano? 80 siya, 50 lang ako eh. De joke lang. Boss FMG, we love you. At maraming salamat sa lahat po ng mga nagpadala ng dasal, suporta, pagmamahal. Thank you po. At talagang kami po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa lahat po ng inyong suporta. At sa oras po nating 3:25, ito humingi naman po tayo ng update mula sa Ilocos Norte. Alamin natin ang sitwasyon doon mula sa kanilang PDRRMO na si Mr. Marcel Tabihe. Sir, magandang hapon po. Si Chang Ami po ito sa DWPM. Kamusta po kayo dyan sa Ilocos Norte? Magandang hapon din, Mama Amy. As we speak, medyo okay na tumigil na yung ulan. But, okay. Since last night, magkaroon na tayo ng pag-ulan at saka gas winds. Opo. Gusty winds. Oh. Intermittent yung Nako, medyo nagkakaroon lamang po tayo ng problema sa signal ni Sir Marcel. O sige, balikan lang natin. Ito pong video na aming pinapakita ay ito po yung sitwasyon sa Ilocos. At sabi nga ni Sir Marcel, medyo yung pag-ulan, medyo humina na, Mayora Sheila. At medyo paano-ano na lang. Oo. Sabi nga ng mga bata, yan yung tikatik lang ba? Oo. O kasi papunta pa lang po sa kanila yung bagyo, kaya inaalam na po natin yung sitwasyon nila doon dahil importante po na tayo'y makapaghanda. Sir Marcel, nandiyan na po ba kayo sa linya? Sir? Nakat yung line. Opo, ayan, mas malinaw po. Okay lang po, sir. So, kamusta po? Ang nasabi po ninyo, yung pag-ulan ay humina na po. Oo, intermittent yung ulan natin. Light, moderate, to sometimes heavy rainfall. As we speak nga kanina, medyo tumigil na pero nag-start ulit umulan, ma'am. Yun yung general weather condition po dito sa province of Ilocos Norte. Kamusta naman po yung mga kababayan po natin dyan? Well, wala pa naman po tayong nare-report, nare-receive na report regarding sa flooding. Opo. At sa monitoring po natin. Okay pa naman po. And yesterday, yung province po sa pangunguna ng ating mahal na gobernador, si Governor Matthew Joseph Marcos Manotok, nagpadala na po ng mga replenishment ng mga relief goods na nagamit nung hulyan sa mga bayan-bayan dito sa probinsya para just in case, huwag naman po sana, nakakailanganin ng mga kababayan natin nandun na po kagad sa mga area of concern yung mga kakailanganin na ayuda para hindi na po masyadong malayo yung paggagalingan ng mga relief goods po natin.
Opo. Diyan po sa hawak ninyo sa Ilocos Norte, ilang barangay po ba yung binabantayan po natin diyan? Well, ngayon ang may mga nag-preemptive evacuation na isa sa okay po. Isang barangay sa Bacara with 86 families and 259 persons. Sa Pagod po, dalawa po yung tinitingnan natin ngayon, yung sa Pansyan and Pasaling, which is yung Pansyan is yung area na sometimes nagkakaroon ng landslide. This morning, nagkaroon pero nandun naman yung mga equipment ng DPWH sa, dun sa area at na-clear naman po kaagad yung daan. At sa Pasukin, may isang barangay po na, dalawang barangay actually, itong Barangay Surong and Poblasyon to. Mm-hmm. May mga reported po ba tayo na mga stranded na mga turista po? Dahil isa sa mga magagandang lugar po dyan sa Ilocos Norte na pinupuntahan ay ang Pagudpud po. Wala pa naman pong naitalang mga stranded na tourist dito sa area po natin. Yun lang, may flight advisory tomorrow, canceled yung flight. Canceled po, opo. Baka yung panahon natin, yung weather condition natin, baka just to make our mga pasahero natin na safe sila, minabuting i-cancel muna yung mga flights. Po. So, yung bubang mga pasok ng mga bata, cancel din po pati sa trabaho po ba sa gobyerno? Yes, mamami, cancel po yung classes all levels saka working government po. Hanggang bukas po ito, sir? Possible po. Pero as of now, ngayon pa lang po, but tinitignan kung i-extend until tomorrow po. Mm-mm. So wala naman pong mga na-reports po na mga gumuhon na mga puno, poste? So far, mamami, wala pa namang ganong incident na nangyari po dito sa lalawigan po natin. Oo, buti naman po. Eh, yung pong kuryente po, tubig, wala rin pong problema? Wala naman po. Mostly energized naman yung mga barangays natin. Mm-hmm. May mga ilan lang na nagkakaroon ng temporary power interruptions. Kahit din po sa food supplies, yung mga tindahan po, yung mga malls, open naman po sa oras na ito? Open naman po, mamami. Lahat naman po ay kumbaga maganda, open, okay ang sitwasyon kahit paano po, sir. Meron po ba kayong nais pa hong ipanawagan sa inyo pong mga kababayan sa Ilocos Norte po? Well, yun lang, mamami. Yung panawagan po natin ay sa ating mga kababayan na maging vigilant po tayo, mag-monitor po tayo ng weather situation, and most importantly, pag may advisory na kailangan na tayong lumikas na po tayo para magiging safe and secure po tayo sa mga evacuation centers, and magdasal po tayo na hindi lalala yung epekto ng bagyo. Kasama po kami sa panalangin na sana nga po ay wag nang lumakas itong bagyong Christine po at wala pong maging pag-uulat ng mga napakahirap pong mga pangyayari, no, sir. Mag-ingat po kayo diyan, Sir Marcel. Maraming salamat po, mamami. Maraming salamat po and God bless you po. Yan po. Opo, maraming salamat. Yan po si Sir Marcel Tabihe, ang PDRRMO ng Ilocos Norte. Oras po natin, 3:32 ng hapon, at kayo po ay nakatutok pa rin sa special coverage ng DWPM at Teleradyo Serbisyo sa hagupit nga po ng Bagyong Christine. Ngayon naman po makakausap natin ang hydrologist ng Pag-asa. Ito po ay minomonitor natin yung ating pong mga dam. Nasa linya ng ating telepono si Ma'am Rosalie Pagulayan. Ma'am Rosalie, magandang hapon po. Ako po, si Chang Ami po ito. Kamusta po? Hi, hello ma'am Ami. Ano? Good afternoon po sa inyo at sa ating pong mga tagapakinig. So, isang maulang hapon po sa inyo. Opo, maulan po talaga. So tayo po ay nagmo-monitor ng mga dams po natin. Ito pong Bagyong Christine ba? Ano pong maapektuhan ng mga dams? So sa ngayon, ma'am, ano, para lang po ma-lower
yung mga elevation po nitong mga reservoirs na minimonitor natin, ano? Mm-hmm. So kahit wala pa po sa spilling elevation, ay nag-conduct na po sila ng tinatawag na pre-release. Mm-hmm. So ngayon po, currently, meron pong pre-release. Unahin ko na po yung medyo nasa taas po, no? Ito pong Magat Dam. Nagsimula po sila ng kanilang pre-release, I think kahapon po ng, ay kaninang umaga. Sorry po. Noong 22 po ng October, alauna po ng hapon, nagsimula po silang magbukas ng one gate para po, yun nga po, nasabi ko ay ma-lower yung pong elevation itong mga reservoirs na to. Mm-hmm. Diyan so po sa, diyan po sa Magat, ano po yung mga lugar na maapektuhan pagka ganun pong nagbukas po kayo ng gate? Okay, ito po, no, yung mga municipalities po ito. Okay. Meron pong isa from Ifugao. Mm-hmm. Yun pong Alfonso Lista, meron pong mga barangay na that will be directly affected pagka po itong nagbukas ito pong Magat Dam, ano? So yun din pong municipalities ng Ramon, San Mateo, Aurora, Kabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Naguilian, at saka po itong Gamu. Pero ma'am, ipaalala ko lang po, no? Okay. We are not only looking at the discharges from the dam, mm-hmm. pero dahil po ang bagyo natin ay napakalaki po, meron po yung tinatawag nating mga pag-ulan na hindi naman po pwedeng, maaaring dulot or pagtaas ng ilog na hindi po pwede natin i-attribute lang dahil sa pagpapakawala ng tubig. So okay, that could also be a combination, ma'am, ng ito pong releases from the dam at saka po yung lokal na mga pag-ulan po within the ilog po natin. Opo, ma'am. Noted po yan, ma'am. Mm-hmm. Sunod po natin na dam. Lagi natin pinapaalala, ma'am, ano, na wala muna sanang activities sa along the river. Ayun. So, opo, mahalaga po yan. Hindi natin alam kasi napakabiglang tumaas po yung elevation ng ating mga kailugan. At saka paalala din po, doon sa mga ibang mga kababayan po natin, ano, merong mga malalakas din ang loob kasi, ma'am Rosalie, na pagka ganitong malakas ang ulan, eh gusto rin po nila minsan nagsuswimming, hindi po ba? Eh yes. Wag po, delikado po. Opo, wag po muna. So, ma'am, if I may add also, yes po, ma'am. Ano po, go ahead, ma'am. Ano rin po, ang Ambuklao, Binga, ay nagbukas din po ng kanilang gate. Kasi na pong alas 8, nagbukas po ng gate, ano? Meron pong bukas na gate, ngayong 3 p.m. rather, ngayong 3 p.m., ang San Roque Dam din po ay nagbukas po sila ng kanilang gate. One gate at 0.5 meters, so medyo maliit lamang po ito. At meron din pong maapektuhan from Binga Dam, meron pong maapektuhan na dalawang barangay. Ito pong barangay ng Dalupirip at saka Tinungdan, ito po ay sa munisipyo po ng Itogon. At ito naman pong San Roque ay sa area na po ito ng Pangasinan. Ito po yung kanyang mga municipalities na maaari pong maapektuhan, yung San Manuel, San Nicolas, Tayug, Santa Maria, Asingan, Villasis, Alcala, Bautista, Rosales at Bayambang. Ako medyo so, marami po pala dyan, ano? Yes po, opo. Medyo malawak po kasi mahaba po itong area ng ano po, no? Ng yung target area. Pero gaya po ng paalala namin, ma'am, ano, hindi lamang po ito ang pwede pong magdulot ng pagtaas ng ilog, kundi binabantayan din po natin yung mga, nakamonitor din po tayo dun sa mga rainfall stations along the river basin, along this Agno River, para po makita natin ano yung magiging contribution din ito doon po sa atin pong mga kailugan. Opo. Bukod po dun sa nabanggit po ninyo, Magat, San Roque, Binga, Ambuklao, ano pa ho ba? Ibang yes dam? Po. I think yung pong... Talamesa po. Ipo. Ah, sa Ipo po. Okay po. Opo. Bukas po yung Ipo, ma'am, kasi ito, paliwanag ko lang din po, no? Ang Ipo dam po kasi ito po ay hindi kagaya ng mga usual na malalaking dams na pwede pong mag-store ng maraming tubig. Okay, ito pong po. Ipo dam ay wala pong flood control components na pwedeng mag-store ng napakalakas na or napakaraming tubig. Ano? So once na ma-reach po yung kanyang normal high water or yung spilling elevation, kailangan po niyang magbukas. At ang mga lugar po na sakop po niyan na malapit sa Ipo Dam? Ito pong Angat River, ma'am. So mula North Sagaray, Angat, nandyan po yung munisipyo po ng Pulilan, Baliwag, Bustos. So yun po, no, hanggang dito po sa Mihagunoy area. So maaari po silang makaranas din po ng pagtaas ng ilog. Ayan po. Pero mama, no, paalala po, malaki po ang bagyo, so meron din po tayong mga pag-ulan. Opo, malaki nga po. Na pwede pong hindi, yung pagtaas ng ilog ay maaari pong combination nitong mga water releases from the dam.
and at the same time, yun po mga lokal na pag-ulan. Yun. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Baka meron pa po kayong panawagan na nais pong idagdag, Ma'am Rosalie. Yes, ma'am. I'll take opportunity. No, meron po tayo mga flood advisories were issued dito po sa mga areas that will be affected by this tropical cyclone si Christine po, no? So punta lamang po kayo sa website ng Pag-asa. Meron po mga icons doon about flood. So once you click it, nandyan po yung mga ilog na maaari pong maapektuhan. So para po, for the information po ng ating lokal na DRRMOs, para po aware din sila ano po yung mga pwedeng tumaas na mga elevation ng mga ilog po natin. So doon po sila pwedeng mag... Opo, doon po lang sila mag-monitor yung ating pong mga taga... NDRMO po na banggit nyo, para po yun ay maiparating nilang mensahe sa kanilang mga kabarangay po. Tama po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pati na po yung community. Yung community, yes. Sa Pag-asa website po. Mm-hmm. Opo, ma'am. Yun po. Maraming salamat, Ma'am Rosalie. Mag-iingat din po kayo dyan sa Pag-asa at salamat po. Dahil alam po namin na mula po yata kahapon at nung isang araw ay wala pong tulog ang ating mga kasamahan dyan sa Pag-asa. Mag-iingat po kayo. God bless you. Salamat po. Okay. Maraming salamat din siyang Ami. Ingat po kayong lahat. Thank you. Bye-bye. Yan po si Ma'am Rosalie Pagulayan, ang ating hydrologist mula sa Pag-asa. At sa ating pong pagbabalik, alamin pa po natin ang ilan sa mga pag-uulat ng ating mga teleradyo servisyo reporters. Diyan lamang po kayo at magbabalik po ang special coverage ng hagupit ng Bagyong Christine. DWPM Radyo 630 Teleradyo Servisyo special coverage ng hagupit po ng Bagyong Christine. Meron lamang po tayong ilang mga pag-uulat mula sa ating mga teleradyo servisyo reporters. Unahin po natin ito mga lugar na posibleng daluyan ng lahar ng Bulkang Mayon. Binabantayan dahil po sa patuloy na pag-ulang dulot nga po ng Bagyong Christine sa Bicol Region. At ayon nga po sa FIVOX, alamin natin ang detalye. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa Malacanang si Christian Usores. Christian, magandang hapon. Anong detalye? Magandang hapon siyang aming inalerto na ng FIVOX ang mga lokal na pamahalaan sa Albay na ihanda na ang kanilang mga residente sa paglikas dahil sa banta ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Sa Bagong Pilipinas ngayon briefing, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na maaaring magdulot ng lahar ang malakas na buhos ng ulan dulot ng Bagyong Christine sa lugar. Maaari rin ayang bumaloy ang iba pang deposits ng bulkan gaya na nangyari noong 2020 na magkaroon ng lahar sa Tabaco City. Pinag-iingat na ng ahensya ang mga residente sa mga bayan sa paligid ng bulkan, partikular sa Camalig, Ginobatan, Santo Domingo, Caraga at Legazpi City, lalo na yung mga nakatira malapit sa mga ilog. Batay sa inisyal na monitoring ng FIVOX, may naitala ng lahar occurrences sa Barangay Masarawag sa bayan ng Ginobatan, Barangay Binatayan sa Daraga at Barangay Anuling sa Camalig, Albay. May mga tauhanaan niya ang ahensya na babantay sa buong Bicol Region at binomonitor ang mga ilog na maaaring daluyan ng lahar. Payo ng FIVOX sa publiko, sumunod sa mga ilalabas na lahar advisories ng ahensya at maging handa sa posibleng paglikas anumang oras. Sa huling datos ng ahensya nitong alas 12 ng tanghali, makapagtala ng 2 volcanic earthquakes at 8 rockfall events sa Bulkang Mayon dahil sa patuloy na ulan. Kaserbisyo mo sa Malacanang. Christian! Yes, Sangami. Kamusta naman dyan sa lugar? Kung saan ka naroon ngayon? Umuulan pa ba? May malakas bang hangin? Dito sa paligid ng Malacanang Complex, Sangami ay katitila lamang ng malakas na buhos na ulan. Pero payo pa rin ano, sa ating mga kaserbisyo na nandito sa lungsod ng Maynila, magdala pa rin ng payong o kapote dahil makulimlim pa rin dito at posibleng bumuhos ang ulan anumang oras. Sangami. Mag-iingat kayo ha at maraming salamat. Yan po si Christian Usores. Samantala, inspeksyon sa mga rescue at emergency equipment para nga po sa Bagyong Christine. Isinagawa po ng Metropolitan Manila Development Authority. Nagbabalita at nagseservisyo si Tricia Lindo. Tricia, magandang hapon. Magandang hapon, Sangami. Pinangunahan ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ngayong araw ang pag-iinspeksyon sa mga rescue at emergency equipment na nakatakdang ipadala bilang tugon sa pananalasa ng Bagyong Christine. Kabilang sa mga kagamitang ide-deploy ay mga bangka, dump truck, ambulansya, chainsaw at water purifier. Nakahanda ang mga naturang kagamitan para sa National Capital Region at iba pang nangangailangang lugar tulad ng rehiyon ng Bicol. Ito'y alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Samantala, sa flood advisory ng MMDA, as of 2:34 p.m. na mataan ng 3 to 4 inches na lalim ng tubig baha sa Kanaynay Road corner Dayton Quao sa Las Piñas City at 2 inches na lalim naman pagkatapos ang Luzon flyover northbound. Patuloy na inaantabayanan ng ahensya ang lagay ng panahon at kalsada sa Metro Manila sa Interagency Emergency Operations Center sa Pasig City. Kaserbiso mo sa MMDA Trish Salindo para sa Teleradyo Serviso at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Trish Salindo. Samantala, sa ibang balita, ito po, tayo po'y nakatutok din. Sa balitang ito, ilan pa raw po sa mga umano'y na abuso ni Pastor Kibuloy humarap sa pagdinig ng Senado. Alamin natin ang detalye. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Senado si Robert Mano. Robert! Siyang humarap sa pagdinig ang ilang mga dating miyembro ng inner circle o pastoral na pinili ni Pastor Apollo Kibuloy na, na nakaranas umano ng sexual na pang-aabuso sa kamay ng religious leader. Sa pamamagitan ng online conference ay nagsalita ang Ukrainian na si Yulia Tartova, dating pastoral ng Kingdom of Jesus Christ, kung saan inilantad na niya ang kanyang mukha, hindi gaya nung unang nagbigay ito ng testimonya sa Senate Committee on Women na itinatago pa ang kanyang itsura. Ayon kay Tartova, 2014 ang maranasan niya ang pang-aabuso mula kay Kibuloy, kung saan kapag tumagi sila sa gusto ng itinuturing nilang anak ng Diyos, ay samusaring parusa ang magiging kapalit tulad ng psychological punishment, kung saan ginagamitan din sila ng Biblia, sinisigawan at pagpapahiya. Tinukoy din ni Tartova si Jacqueline Roy, isa sa mga pastoral at kasama sa mga nakakulong din ngayon, na siyang nag-groom sa kanya para maihanda siya sa sexual service para kay Kibuloy. Bukod kay Tartova ay nagsalita rin si Alias Marie, na nakaranas din ng grooming mula pa noong siya ay 12 anyos matapos na ipasok siya ng kanyang ina sa KOJC sa paniniwalang ito ay isang safe environment lalo na't maitsuraan niya siya. Hindi naman niya nabati noong una na mula 2017 nang maimbitahan siya sa isang sa isang dinner kasama si Kibuloy ay ito pala yung simula ng pag-groom sa kanya para mapabilang naman doon sa tinatawag na inner circle ng mga pastoral, kung saan umpisa ay pinagmasahe sila sa pastor ng paa, hanggang sa makalipas ang ilang taon ay nakatanggap na siya ng mga regalo mula kay Kibuloy at pinatutulog na sa kwartong malapit lamang sa kwarto rin ng pastor. Subalit 2023 ay nagdesisyon siyang lumaya sa KOJC sa kagustuhan makapag-aral, bagamat hindi na niya dinetalye dito sa pagdinig kung paano siya nakalabas sa KOJC compound. Kaserbisyo mo sa Senado, Robert Mano para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Robert Mano. Kaserbisyo Live Report. Report. Hagupit ng Bagyong Christine. Oras po natin, 3:48 ng hapon. Kayo pa rin po ay nakatutok sa ating pong special coverage ng Hagupit ng Bagyong Christine. Ay gusto ko lamang po din batiin ang ating pong kaibigan na si Dodi Rosacay, na sa ngayon ay sabi niya nasa bahay siya, nanonood ng ating special coverage. Sabi nga niya, paalala niya sa iba, naku, wag na daw po tayong lumabas ng bahay kung hindi naman po importante yung ating gagawin, dahil napakadelikado po. So ang mahalaga po ay ang safety nating lahat, ano po. At ganun din kay eto, sa ating pong nakatutok din ngayon si It's the Real Tommy, si Isaac Yu, nanonood din sa ating special coverage. Salamat po. So babanggitin ko lamang po, no, as of 2 p.m. kanina po, inanunsyo ng PAGASA kung saan po yung mga lugar na mayroon pong signal. Kabilang po sa signal number 1 ay ang Batanes, Batangas, Occidental Mindoro. Kasama po dyan ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, and the rest of Sorsogon and Masbate. Kasama po dyan ang Tikaw at ang Burias Island. At doon po rin sa mga babiyahe po pa norte, no, lalo na kung kayo po ay aakyat ng Baguio, sa mga oras po na ito ay sarado po ang Cannon Road, ha, dahil po sa mga landslides. So meron naman pong alternative na ruta na pwede po kayong daanan, pero kung sabi nga, hindi naman daw po ganun kahalaga yung inyong pong dahilan sa inyong paglakbay, sa bahay na lang daw po muna tayo. Ipagpaliban na lang muna.
ngayon po, hingi naman po tayo ng update mula sa Office of Civil Defense sa Region 5. Makakausap po natin ang kanilang PIO. Wala pong iba kundi si Sir Gremil Alexis Nas. Sir, magandang hapon po. Si Chiang Ami po ito sa DWPM. Kamusta po, sir? Andiyan na ba si sir? Sir, magandang hapon po. Naku, medyo choppy daw ang ating signal. Sige. Sir? Okay, babalikan natin si Sir Gremil. Medyo yung ating pong signal ay nagkakaproblema lang. Balikan natin si Sir. Nandiyan na ba? Okay, habang po siya ay tinatawagan, again, pinaalala din po sa atin ang pag-asa na meron pong mga lugar na maapektuhan sa pagbubukas po ng ilang mga dams po natin, ano? Okay, sige, narito na po sa linya ng telepono si Sir Gremil. Sir, magandang hapon po. Si Chiang Ami po ito. Sa lahat po na nakikinig po sa atin ngayon. Kamusta po, sir, ang paghahanda po natin dito po sa Bagyong Christine? Sa ngayon po, ongoing po yung aming response operations po dito sa Bicol since last night dahil opo, almost 24 hours po na heavy rainfall po yung naramdaman dito po sa most ng Bicol region. So meron po ba tayong ilang mga evacuation center po dyan ngayon sa ilang barangay po? Sa ngayon po, we have 1,201 evacuation centers po dito po sa buong Kabikulan dahil meron po kami ngayon na nasa 12,226 families or 47,583 katao po na nasa mga evacuation centers. Meron na po ba tayong info, sir, kung meron po bang mga kailangang i-rescue sa mga oras na ito? Dahil alam ko po, kagabi rin po ako'y nakatutok dito sa aming pong stasyon, ay alam ko na po na meron pong mga ibang nire-rescue na. Kamusta po ang sitwasyon ngayon doon? Sa ngayon po, may mga pumapasok pa rin po sa aming information na may mga nagpapa-rescue pa po kahit na unti-unti na pong gumaganda ang panahon dito po sa Bicol. Mm-hmm. And we're still relaying the information po doon sa mga local DRMOs po sa mga lugar kung saan yung reports po. As of 3:53 po ngayon, as we speak, sir, may mga lugar pa ho ba na lubog pa ho sa baha? As of the moment po, ma'am, ang reported po sa amin, still flooded pa po yung 542 na barangays na report po yun, sa amin kanina po 12 noon. Medyo marami po yun, sir. Ano? Kamusta po yung lagay ng ating mga kababayan doon? Based naman po, ma'am, sa information po sa amin on the ground, lahat naman po ng affected po ay binibigyan naman po ng tulong ng lokal na gobyerno. Mm-hmm. And kasama din po natin ang DSWD Field Office 5 sa pagbigay po ng tulong through food and non-food items sa mga affected residents po. Mm-hmm. Doon po sa mga lugar na yon na lubog pa rin po sa baha, wala naman pong reports na may mga malubhang nasaktan po. Meron po sa aming na-report po na casualties po. Dalawa pong reported dead na for validation po ng management of the dead and the missing cluster. Isa pong 22-year-old male na namatay matapos daw pong mahulugan ng sanga ng puno. Isa pong 71-year-old male sa Catanduanes na nahulog mula sa bubong ng kanilang bahay. And meron po kaming limang fishermen na naiulat na missing. Mga taga-Masbate po ito. Matapos po silang mag-venture into the open sea kahapon pong early morning. Mm-hmm. Pero kahapon naman po, nagkaroon po tayo ng pagpapaalala po doon po sa ating mga kababayan na mga mangingisda po. Bawal yes po, po silang pumalaot. Po, opo. Yes po, ma'am. Definitely po ay remind din po tayo sa ating mga PDRMOs and LDRMOs po. So, mas lalo po ngayon, ano, at sa mga darating pang araw, talagang bawal po muna na mangisda po. Yes po, ma'am, dahil nandyan pa rin po yung threat ng mga malalakas na alon and yung gale warning po natin. Meron pa ho ba kayong kailangan po na nais ipanawagan, Sir Gremil? Sa lahat po, lalo na doon po sa mga lugar na nakakaranas po ngayon nitong si Bagyong Christine, kahit outside Region 5 po, ay lagi lang po natin i-save yung mga hotline numbers ng mga operation center kung saan po tayo nakatira para po matawagan po agad natin sila at tayo po ay sumama kapag kailangan pong lumikas dahil ito po ay para sa kaligtasan po natin.
At doon naman po, sir, sa mga nais pong maghatid ng tulong, saan po nila pwedeng dalhin or sino po ang kanilang pwedeng tawagan para ma-coordinate po ito, Sir Grimil? Sa mga gusto pong tumulong, ay pwede po tayong dumiretso sa iba't ibang mga provincial capitals po. Like for example, sa Albay, sa Camarines Sur, sa Naga City, and other provinces po. Idiretso na po natin sa capital or sa city or municipal hall para mabilis po na maibigay on the ground po. Sige po, sir. Kami po ay kaisa ninyo sa panalangin po na sana nga po ay humina na itong bagyong hagupit na ito pong bagyong Christine at medyo... Ay, naku, tayo po eh, kailangan din naman ng kahit papaano eh, makahinga po ng konti. Ano po, sir? Mag-iingat din po kayo at alam kong delikado din po ang inyong trabaho, sir. Yes po, ma'am, and ingat po tayong lahat. Ingat po, and God bless you. And po si Sir Grimil Alexis Nas, ang PIO ng Office of Civil Defense sa Region 5. Kayo pa rin po ay nakatutok sa special coverage ng hagupit ng bagyong Christine. At nabanggit nga po natin yung lugar kung saan meron pong signal number 1 as of 2 p.m. At ang huli pong ni-release na weather advisory ng PAGASA ay kanina pong 2 p.m. na may heavy rainfall. Pero po meron din pong mga inilabas po sila na mga lugar kung saan naman ay signal number 2. Kaya nga po nang binanggit natin kanina, ito po ay sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, sa Ipugao, Benguet, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, sa Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan. Ganon din po ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, including Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. At yung pong northeastern portion ng Sorsogon. Kasama po dyan ang Prieto Diaz City of Sorsogon. So sa lahat po ng ating mga kapamilya, mag-ingat po kayo. At dasal nga po natin na itong bagyo ay humina na. At patuloy lamang po kayong tumutok dito po sa atin sa DWPM 630 po. At ang teleradyo serbisyo para po sa ating special coverage ng hagupit ng bagyong Christine. Susunod na po ang programang Headlines sa Hapon with Sir Tony V. Sana po'y bukas eh, mas maayos na po ang ating weather. Kaya mag-ingat po mga kaserbisyo. God bless us all. Hagupit ng bagyong Christine.